Ma. Ang ganda naman yan. Anak, thank you. Thank you so much. Mabuti na lang naisipan mo. Bilhan ako ng flowers because I just feel so down. But now I feel so much better. Thank you. Bakit naman kayo nalulungkot? Naalala ko lang si Mamita. Mabuti na lang nabigyan ng justice ang pagkamatay niya. Pero anak, nalulungkot pa rin ako. Yung pagkamatay ng daddy mo, wala pa rin linaw. Wala pa rin kami nahahanap na ibang leads eh. Pero, huwag kayong mag-alala. Lilitaw rin naman ang totoo, ma. Don't feel sad. Yeah. You're probably right. Mabuti na lang. May bagong problema si Marlene. Yun lang naman ang nagpapasaya sa akin eh. Kapag miserable siya. Anong problema? Haven't you seen the news? Wanted daw yung panganay ni Marlene. Sino ba yun? Yung Ramon? Nakapatay doon ng polis. Halika nga, Ramon. Mag-usap tayo. Upo ka. Ano? Matagal na ba yung ginagawa ito, ha? Ilang tao na ang napatay nyo? Ilan? 100? 10? 20? Sakot ka nga. Marami na, Lola. Madaming na. Pero ba't ako sinisisi mo? Hindi mo na ako tumira sa pulis, ha? Kahit na ba eh. Kahit na. Bakit may hinahayaan mo ang sarili mo magkaganyan, ha? Simula pagkabata, ako nagpalaki sa'yo. Alam mo ba, Ramon, hindi ko inaakala na magiging ganyan ka. Para baga akong nagpalaki na isang halimaw. Alis ka ulit? Mga ngamusta lang ako kina na nanay. Mumblema daw sila kay Ramon eh. Nakita mo ba yung bulaklak na hawak ni Mami? Alam mo, para sa'yo talaga yun eh. Yun lang, na checkpoint ako ni Mami kanina. Kaya hindi na lang umimik, hinayaan ko na lang siya. Okay lang yun. Hindi mo naman ako kailangan bigyan ng bulaklak. Hindi. Binili ko talaga para sa'yo yun. Siyempre, bilang pasasalamat. Para saan? Wala lang. Napansin ko kasi na parang itong mga huling araw, parang okay na tayo. Eh, magandang sign yan, hindi ba? Huwag ka na magulat, Dave. Sinabi ko na sa sarili ko na ayoko na ng gulo, ayoko na ng problema. At gagawin ko ang lahat para magkaroon ng maayos at tahimik na buhay. Paano? Alis na ako. Oh, sige. Mag-iingat ka. Napansin ko na parang mas may effort ka na kay Dave. Tapatin mo nga ako. Nahuhulog na ba ang loob mo sa kanya? May aasahan na ba sa'yo si Dave? Gaya nga nang sabi ko kay Dave, ayoko na ng gulo. Ayoko na ng problema. Ang gusto ko maayos at tahimik na buhay. Posible naman yun, di ba?
posible na. Pero sa huli, ang pinaka-importante ay masagot mo ay, masaya ka ba? O ano? Tumawag na ba si Ramon? Wala, unina. Ang patay pa rin yung cellphone niya. Napalitaan ko wanted si Ramon. Team. Tinawagin na ba niya kayo? Hindi pa nga siya tumatawag eh. Ilang araw na rin siyang hindi umuwi eh. Nagkasamaan kasi kami ng loob. Bakit daw? Bakit ba bigla kang nag-iinteresado kay Ramon, ha, Dave? Oy, matagal na akong interesado sa kanya. Ano sa tingin niya? Pinitawan ko ng pagsususpets ako na siyang pumatay sa ama ko. Yung pa-windraw lahat. Bobo ka ba? Mahigit 50 milyones ang pera natin sa bank. Gusto mo ba makalata sa akin sila? Pera na natin to, ah. Magdududa pa ba sila? Dapat mag-ingat tayo sa mga kinikilos natin. Hindi tayo pwede makakuha ng atensyon sa kahit kaninong tao. Masyado tayo main sa mga polis. Background check na kami. Tungkol sa bilanggong tumakas, kasama nila Kadoroy. Siya si David Garcia Jr. Mas kilala siya bilang JR. May isa pa siyang kapatid sa ina, si Ramon Lecumberi. Napawalang sala na si JR. At nakauwi na. Ituloy mo yung investigation. If I can prove that this JR knew something about what happened to Kadoroy, malaki-laki ang sisingilin ko sa kanya. 300 million pesos na halaga ng armas na wala sa akin! La. Oh. 50 milyon yan. Ha? Para saan? Basta itago niyo. Bakit? Basta, bukas na bukas lalakad tayo. Ililipat ko sa pangalan mo ang lahat ng ipon ko. Mahirap na, baka mamasalikwat pa yun eh. Marami-rami rin yun. Eh, kung gusto mo, kaya-kaya nga katang ipagpatayo ng ospital eh. Sir, may ibang angulo din tayong dapat tingnan. Kung hindi militar o pulis yung nakasagupa nila Kadoroy sa engkwentro, malamang may ibang kampong ng traitor sa atin. Modus operandi na ng ibang sindikato na kapag hawak na nila ang pera, binabawi nilang mga pinenta. Tulad nung isang sindikato, niraid yung warehouse nila, tapos napag-alaman ko na iisa lang tayo ng supplier ng firearms. Isang supplier? Sino? Wesson Smith. La. Sama-sama man o sa mabuti, kung saan galing ang perang yan, ang importante, may nadudukot tayo. Ramon, ikaw ba naiisip mo pa kung saan na mapunta ang buhay mo? Hindi ko na iniisip yung Lola Gets. Kung hanggang saan at hanggang kailan na lang abutin ang buhay ko. Ayos na ako doon. Ramon. Nag-inspeksyon ako ng kargamento. Isang kahon, walang laman. Kahit gustuin natin sila mahanap, saan tayo magkumpisa? Eh, hindi pa sila tumawag sa atin. Pero anak, dapat unang mong mahanap si Ramon. Alam mo naman na masyado mainit si Dave. Kapag naunahan ka ni Dave na makakita kay Ramon, lalo madidiin ang kapatid mo. Bakit? Tingin niyo ba talaga sangkot si Ramon doon? Hindi malabo yun. Siya mismo pumatay? Maaring hindi. Maaring ako.
Pero sigurado ko may alam siya. At matagal niyang pinagtatakban ang totoo. Kaya hindi natin masisi si Dave kung gusto mo ulit sa Ramon. Hello? Sino sila? Oho. Sige. Anong pinapatawag ka sa kampo? May mga itatanong daw sila sa'yo. Sino nagnakaw ng isang kahon? Sino? Nasa si Domingo. Sir, magpaalam. Pupunta daw sa anak niya. Magpaalam? Kanino nagpaalam? Ha? Hindi na babalik yun. Mabalik yun. Iiwan pa niya ibang mga gamit niya dito. Saan mo binenta mga baril? Matagal na tayo magkakasama. Tin-raider mo pa ako, ha? Boss! Huh? Ha? Ano? Ha? Alusin nyo nga sa pagkakasama ko. Ramon, natanda rin yan. Matin na tao natin, huwag natin bawasan. Natanda rin yan. Alusin nyo sa mukha ko to, baka mapatay ko to. Alusin nyo, alusin nyo. Uli niya. Pinatawag na naman si JR sa kampo. Baka mamaya makulong na naman siya. Hindi na naman siya ginagawang masama eh. Pero kahit na, di ba? Alam mo, Greta, ang dami-daming nasa isip ko tungkol sa mga nangyari kay JR eh. Pero minsan hindi na ako natatanong kasi ang importante. Nakalaya na siya, di ba? Sobrang sunod-sunod na yung mga problema natin. Minsan iniisip ko kung kakayanin ko pa. Kamusta naman yung pakaramdam niyo? May ginawa naman. Salamat ako. Maraming salamat. La. Kailan ba talaga kayo uuwi? Masyado na yatang mahaba yung sama ng loob niyo. Dito lang ako. Kasi sasabahan kita. Kasamaan niyo ako? Kasamaan niyo nga ako eh. Panira ka naman sa diskarte ko. Hey! Basta dito lang ako. Kasamaan kita. Loko mo. Nag-iisa ka lang. Kawawa ka. Si Domeng nakatakas! Ano? Alam mo kung saan nakatara yun, di ba? Sundan mo! At ibalik mo sa akin ang buhay! Teka. Ako ang papatay sa tarantadong yan. Teka. Bilis! Asan ba? Ito, bilis! Apo. Teka. Ano to? Mag-tongits tayo. Naabsuelto na po ako sa crib. Lumitaw na ang totoong pumatay kay Mama Isabel. Huwag ka ma-alarma. Nakuusap na namin ang mga dapat makausap. May sinusolve lang kaming kaso. Baka lang sakaling matulungan mo kami. Sige. Kahit ano. Nakarating sa amin na bumili ng armas si Nakadoroy pagkatapos nila makapuga. May nalalaman ka ba kung sa sila bumili ng armas? Call!
basta isang Weston Smith. Yun ang pong alam ko. Nakaharap at nakausap mo naman sinasabi mong Weston Smith. Opo. Pero nakatakip yung mga mukha nila ng pintaan. Kaya hindi ko nakita yung mga mukha nila. Mabuti naman hindi mo ikinanta si Ramon, anak. Oo nga. Kaya mo naman pala siyang pagtakpan. Nay, Greta. So ngayon lang yan. Hindi para matakasan niya mga kasalanan niya. Gusto ko ako mismo ang maghatid sa kanila sa mga pulis. Punong-puno ng mga traidor ang mundo pinasukan ni Ramon. Ang dami ang kaaway na hindi niya alam. Gusto ko, isuko siya ng buhay. Kaya mo ba talagang isuko si Ramon? Kasi kung sa akin mangyari yung pagtatakpan ko ang kapatid ko. Ay, Greta, magkaiba tayo. Kahit isuplong ko siya, hindi naman ibig sabihin wala na akong mala sa akin para sa kanya. Mas ligtas siya sa loob ng kulungan. Dito sa labas, bala ng iba't ibang kaaway naghihintay sa kanya. Dumating na may report ng Pulsa Mindanao Offensive? Yes, sir. Kararating lang. I-review ko pa. May impormasyon daw para sa atin. Kilala daw niya ang binilhan ng baril ni Nakado Roy. Magsalita ka. Weston Smith yung alias na nagbebenta ng armas. Matagal na yung sindikato nila. Dati pa siyang tauhan ni Leo Cardenas. Leo Cardenas? Sino ba ang tinutukoy mong Weston Smith? Si Ramon. Ramon Lecomberi. Men, take note! Pagtapos ng mission natin, ipifreeze natin ang bank account ni Ramon Lecomberi under the name Giuliano Miranda. Understand? Hello, Audrey. Hello, Dave. Pinapatanong nga pala ng mami mo kung anong oras ka uuwi. Gusto niyo daw sabay kayo kumain ng hapunan. Gagabihin kami ngayon eh. Bale, binigyan kasi kami ng urgent mission. Audrey, makinig ka sa akin. Huwag mo sabihin kay Mami. Sindikato sila mo nagbebenta sa naarma sa terorista. Sigurado ba kayo? Papunta kami sa hideout ngayon. Huhulihin namin siya. O sige, basta mag-iingat ka dito. Ngayong gabi, nabanggit ba ako sa nang hideout nila? Hindi eh. Sinasabihan ko lang kayo. Baka kasi nag-aalala kayo kay Ramon. Sige, Audrey. Salamat. Ano daw? Si Audrey yun. Dadamputin daw si Ramon ngayong gabi. May kumanta na. Diyos ko. J.R., gawin mo ng paraan. Kailangan gawin mo ng paraan. Tulungan mo ang kapatid mo. Dito. Yan ang pera ko. Hello, Greta. Ano? Hindi ko mapunta daw dito ang mga militar. Bilisan, magbilisan kayo! Sir! Wala na doon ang pamilya ni Doming. Sigurado si Doming ang nagsumbong. Bilisan nyo, kumilis kayo! Kunin nyo mga parin! Hindi ko ang pera! Dali! Labilis! Asan ang tungkot ko? Bilisan na! Hindi sinasagot ni Dave ang cellphone. Susundan ko sana sila, pero saan? Sir, paano yan? Sigurado ako lalaban sila po na alma yun. Bakit patay ang kapatid mo?
Bilhin niyo! Please, please! Makita ko na magiging itsura ng mga gago. Naiimposible wala kayong alam. Sinabi niyo sa akin, sumama ang loob niyo sa isa't isa, kaya hindi siya umuwi. Ngayon ang tanong ko, nagtalo ba kayo dahil sindikato si Ramon? Ano? Naiilang beses ko na tinanong sa inyo yan, ba't hindi niyo sinabi sa akin? Ba't ba kasi lahat dapat alam mo? Dahil kriminal si Ramon, may atraso siya sa batas! Dave! Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng ilang araw para hanapin si Ramon. At ako mismo ang maghati sa kanya sa mga pulis. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Ha? Pagtapos na akong paikot-ikutin ng ilang beses, magtitiwala pa ako sa'yo. Alam mo, dyan kayo madali. Diyan magaling ang pamilya niyo sa lokohan. Dave, nakikiusap ako. Ngayon ako nang nagsasabi sa inyo, hindi dapat kayo naaawa sa anak niyo. Nay, walang hiya si Ramon. Ngayon kung kailangan ko siya labanan, lalabanan ko siya. Ako mismo uhuli sa kanya. Paunahan na lang tayo.